low internet connection. Isang magandang gabi po mga kasama. Muli po, nandito na naman tayo sa part 2 ng ating live segment na online seminars regarding breeding. So ituloy natin. Ako ay humihingi ho ng pasensya sa mga nagko-comment na dito nag-PPM sa amin na hindi ko masagot. Napakarami ho kasi ninyo. Ngayon pilitin natin sagutin dahan-dahan. Sa araw na ito, ang live segment natin na yan, para po lahat ng katanungan nyo ay masagot natin ng tama. So ngayon po ginagamit natin yung camera is yung back camera ho natin para nang sa ganun po ay wala hong baliktad. So pagpasensyahan nyo na mga kasama, ang mga hindi natin nasasagot, pilit nating sasagutin ngayon lahat yan nang malinawan po tayo. So ngayon babaybayin natin yung apat na klase ng pagbibreed, no, na ginagawa ng isang cockers. So lahat po ngayon ay itatalakayin natin. Uumpisahan ho natin yan sa talakayin natin ay yung tinatawag na standard breeding procedure. So, paano ho yan? Ang standard breeding procedure, ito po ay yung ginagawa ho natin na standard lang o pangkaraniwang breed lang. Ibig sabihin, bumili ka ng materialis dito, bili ka ng materialis doon, yun na yun. So, ibig sabihin ho lang nun, eh tayo ay nagmamatching ng dalawang klaseng linyada na standard lang po. Halimbawa, bumili tayo ng sweater, no? Ito ang sample natin. Bumili tayo ng sweater at bumili tayo ng tinatawag na yung sweater binili natin halimbawa sa Breeder 1. Then yung sweater natin ay binili natin kay Breeder 2. Yan ay imimate natin ho yan. So sabihin natin kay Breeder 1 ang galing ang male, kay Breeder 2 ang galing ang female. Ibibreed ho natin yan. So ang kakalabasan ho yan ay yung ating tinatawag na F1. No? Pero ang F1 na to, hindi ito yung tinatawag na F1 para dun sa tinatawag na back crossing breeding. Ito ay standard breeding. Kaya ang tawag ho namin dito sa farm ay S1. Yan ang tawag ho namin dyan ay S1. Bakit S1? Dalawang word ang pumapasok sa amin kapag sinabing S. Number one, straight. Number two, kapag sinabi namin letter S, standard. Yan ang para sa amin, ha? Hindi ho kami nagmamagaling. Ito ay sarili naming basis. So, ang kakalabasan niyan ay S1. Sulat na natin dito sa bilog. Ito ang ibig sabihin sa amin ng S1. Straight or standard. Kapag sinabing straight, ibig sabihin parehas na linyada ng sweater, ang kakalabasan ay S1, straight sweater. So, yan yung pangkaraniwang standard na ginagawa natin sa breeding. So, bukod pa dyan, meron tinatawag tayong crossbreeding match, standard. Siyempre, kung kay sweater 1 at yung isa ay pinalitan natin, ginawa natin kelso, no? Kelso yung isa. So, ginawa natin kelso. Medyo hindi kita, pasensya na ho doon sa sinag ng ating ilaw. Medyo malapit kasi tayo. So, kelso, ang kakalabasan nito ay sweater kelso. No? Sweater kelso, that is a two-way cross. Okay? So, yan yung tinatawag na standard breeding. Two-way cross to three-way cross, depende kung ano ang gusto niyo. May nagtatanong sa amin, ano ba ang kinalaman nito sa lap genes? No? Ibababa natin yung graph. Anong kinalaman natin nito sa lap genes? Okay? Sa lap genes, nagtatanong kung pwede raw nilang gawin, no? Pwede nilang gawin is yung tinatawag na pwede ba kami sir mag-lock
no? May nagtatanong yan eh, pwede ba kaming mag-lock ng mga crossbreeding? Bakit po hindi? Bakit hindi kayo pwedeng ilock yan? Ika nga po, gaya na sinasabi natin, bago na buo, dito natin ilagay, no? Ang linyadang sweater, nanggaling yan sa tatlong klaseng linyada. Number one, ito na yan. White hackle, hatch, by, no, Kelso, by Lemon. Specific, 84. Kinalabasan, sweater. Three-way cross ang sweater. So, ibig sabihin, baybayin natin, no? Ito yung sample natin. Ibig sabihin, galing kay White Hackle, ikinross muna kay Kelso. So, ang mangyayari is 50-50 na White Hackle by Kelso. Yung anak na yan ay kinrosan yan ng Lemon. 84. So, nag-cross ng Lemon 84. Ang mangyayaring base, 50% Lemon, 1/4 Kelso, 1/4 White Hackle. Yan ang blood composition ng sweater. No? Kung nakuha nyo na itong sweater na to, nakapagpalabas kayo neto, isa lang ang ibig sabihin ho niyan, gumagawa tayo ng sariling timplang linyada. So kung ito ay napalabas mo, ay tinawag mong halimbawa, pinangalanan mo siya na pangalan natin, breeder's name. O, breeder. Pinangalanan mo at required mo na malakyan. Siyempre, pinag-asawa mo to, magkakaroon ng kapatid na babae yan, and so on. So, kung magkaroon siya ng lalaki at kapatid, doon ho papasok ang lock genes breeding. Siyempre, nakuha mo na to eh, ayaw mo na to magbago. Ano ang gagawin mo dyan? Ilalock mo. So, in connection, gumawa ka ng sariling timplang linyada, nilock mo. Okay? Kaya, ang sinasabi ko, wala pong limitasyon ang paglalock genes. No? Ang sinasabi ko natin sa paglalock genes, kung ano ang tinimpla mo at napalabas mong gusto mo, yun ang ilock mo. Okay? So, nag-gets nyo. Dalawang klase ang paglalock breeding. Isa, pagkailangan mong gumawa ng sariling linyada. Pangalawa, kung kailangan mo mag-maintain ng bloodline. Okay. So, paliwanag uli natin, in connection ng standard breeding o crossbreeding sa lock genes. Balik natin. Burahin na natin to, ha? Para maintindihan ng lahat. In connection naman po doon, babalik tayo doon. Kailangan natin mag-preserve ng bloodline. So, ang natitira sa'yo is original mo na broadcut na sweater at original mo na hen na sweater. Ayaw mo silang mawala. Dahil sila lang ang natitira. At gusto mong lumaki ang network o yung tinatawag na web o pool. Pag-aasawahin mo sila, magkakaroon yan alimbawa ng anim na anak. Ulitin natin, ha? Dalawang male, apat na female. Kailangan, kung wala kang napili dito sa generation ng male na to na hinahanap mong quality, laro, everything, pati sa physical, disregard mo. Tanggalin mo to. Mag-breed ka ulit hanggang sa makuha mo yung perfectong male. Pag nakuha mo yung perfectong male, syempre, lumabas dun yung perfect, no? Yung sabihin nating perfect male, lumabas dyan. Ang hahanapin mo ngayon, kung ito siya,
Tanggalin natin yan. Lumabas si perfect male eh. Yan. Tanggalin na natin yung isang lalaki. Kal na natin. Lumabas na yan. Kapag may lumabas ng perfect male, isa sa mga kapatid yan, sigurado may perfect genes na magre-react dito. Kaya yan, kailangan mo siyang i-breed sa apat na inahin na yan. So, para maiwasan mo magkahalo-halo, ibabattery cage mo yung mga yan. Siyempre, lalagyan mo ng markings allotted. Kagaya ni female 1, halimbawa ang marking mo ay right nose, yung isa left nose, isa right out, yung isa right in. Para yung mga anak nila, ito ang ibibigay niyong markings. Para makikita niyo, pagdating ng anak nila, no, ng anak tong mga to, kung saan doon yung perfection o perfect na lumabas para sa inyo, including sa laro at gameness, station at everything, yun ang itira mo. Halimbawa, ito na yan. Kaya dito naguguluhan eh. Halimbawa, nakita nyo ang perfection kay left nose. Patayin nyo na kaagad ang family na ito. Nonsense na yan. Nonsense na rin to. Dito mo nahanap sa meeting na to. Yung sa kapatid niyang left nose mark. So, ang gagawin nyo, dahil may anak yan, lagyan natin ng family tree. Okay, rule number 1, never breed back sa grandparents. Kasi sa lock genes, ang inaalis natin ay bad traits, no? So, natanggal na natin yung bad traits kasi nandiyan na. Disregard original. Ulitin natin yung graph. So, si male, perfect male, galing sa breed 1, at kay perfect female na nakuha ninyo, magkapatid. Kaya cross nyo, no? May lumabas yan na anak. Ang lumabas, sabihin natin, tatlong babae. Siyempre, this is your perfect breed, kumbaga. Malalaki na to, nakita mo na, nasubukan mo na, naka-preserve to. Paano ka ngayon gagawa ng genetic pool? Ito, gagawin na natin tong graph na to as genetic pool. Isang lalaki, back kay nanay, isang babae, back kay tatay, isang lalaki, back dito, sa kapatid, ulit, isa to, balik ulit to, manganganak ko yan. So, ilang genetic families ka na? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na genetic families siya. Natural, mag-aanak yan. Lahat ng genetic families. Lahat yan, pwede mong ibalik kahit kanino na dyan. This is your genetic pool. So, ibig sabihin, yung bloodline yung sweater, lumaki bigla ang family. Pag napalabas nyo, yung tinatawag na lock genes na yan. So, yan po yung lock genes. No limitation, even crossbreed. Kung sa crossbreed ka naman, at gusto mong ilock, magkapatid na kagad ang pagbanggain mo. Hanapin mo sila kung saan sila magre-react, both side, then yun ang ilocking mo. So, gagawa ka rin uli ng genetic pool na masasabi mo yung blended mong yan ay linyaga mo. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, as a suggest ng ating good breeder, na US breeder, never cross a dirty legs to a light legs para maganda ang kanilang physical characteristic. Kung gusto mong mag-infuse ng hatch line sa mga light-legged fowl, gaya ng mga sweater and kelso, hanapan nyo ng isang yellow-legged fowl na hatch-blooded at yon ang gamitin nyo. Nang sa ganon, ay hindi magbago ang physical appearance nila at hindi mahalata kung ano yung nasa kanilang blood genetic. So, nag-gets nyo na ho. Gaya ng sinasabi ho natin, walang limitasyon ng lock genes, crossbreed man siya, o katas siya ng isang pure strain or cross strain, pwede mong ilock. As long as na ama gusto mong i-preserve yung kanyang linyadang yan. Sana po, nakatulong tayo dyan. Ano ho ba ang backcrossing? May nagtatanong kasi sa amin. Ano raw ang connection ng backcrossing sa line breeding? Okay. Ang backcrossing po, ito yung pagpapabalik sa puro. Pero, not genetically, 100% mo makukuha ang pureness ng bloodline on backcrossing. Kaya ho tayo nagbabackcrossing
kung nawala ang ating, kaya tayo nagbabackcrossing. So yan yung mga F series na tinatawag. So kaya ho tayo nagbabackcrossing just to preserve yung natitira nating na linyada. Kasi maaaring namatay yung inahin. No, naiwan ang isa pero may anak. So kailangan natin palabasin yung sinasabi nilang pure strain. Ganto ho yan. Halimbawa po, nag-crossbreed tayo ng Kelso. Makikita ba? Baba natin. Dito tayo. Nag-crossbreed tayo ng Kelso over sweater. Over sweater. Ang kalalabasan ho niyan ay tinatawag nating F1. No? Tinatawag nating F1. Halimbawa, nanganak ho yan dalawang yan dito. Hindi inaasahang pangyayari, no? Namatay ang ating isang materialist diyan. Kahit alin diyan in both ways. Pero gusto nating ibalik sa pagka 100%. Kasi kapag nag F1 ka, ang ibig sabihin yan is 50-50 o 50% both side ng dugo ang nandyan. No? So, genetically, ito halimbawa ang female, ito ang male. Nagkaroon siya ng anak. No? Gusto mong kunin. Gusto mong kunin yung bloodline ng sweater. Ibig sabihin, yung anak na babae, no, na which is si Kelso, lagyan natin ng 1 sa gilid, o yung anak, tapos F, female genes, ay ibabalik mo sa tatay. O, balik natin kay tatay. No? Ang kakalabasan muna ito, ito si tatay, no, si male 1, si tatay. Ang kakalabasan man muna ito, ay yung tinatawag nating F2. Now, which is ang blood composition niyan ay 75% na sweater over 25% blood ng Kelso. So, malayo pa rin sa pagkapuro ang 75. Ulitin natin uli. May anak uli siyang babae, no? Over. Kelso, pangalawang anak, female, balik natin uli kay tatay. Ang kakalabasan ho niyan ay F3. Blood composition ng ating F3 ay 87.5% by almost 1/8, no? Almost 12.5% blood ng Kelso. 87 pa rin. Okay. Kailangan uli mag-breed. Anak uli na babae. Pangatlo na. Over natin kay tatay uli. Ang kakalabasan ng anak niyan ay F4. Sa F4, ang pwede natin kunin na bloodline strain ay 93.75% by ang matitirang Kelso blood na lang yan is almost 6.25%. Hanggang dito na lang tayo pwedeng tumigil. Ngayon, ang principle niyan, pumunta kayo sa ruler. Sa ruler, pagdating mo sa dulo, 10 over 16, 11 over 16, 12 over 16, 13 over 16, 15 over 16, ang kasunod na yan, 1 inch. Ibig sabihin, ang kakasunod niyan ay 100% na. Pero, pag sa jeans tayo pumunta, maahati pa yung 6.25, magiging 3.25. No? Tapos magiging tataas to ng 92 kapag mag-F5 ka pa. Pero in principles, hanggang dito ka na lang. Kasi mabubok mo yun na yung ilalim mo. Masyadong bababa na yung kaya niyang allowable genetic. Ang principle nga niyan, ang logic niyan ay sa ruler. Puro guhit yan sa ruler eh. Kung marunong ho kayo sa ruler, ang sunod ng 516 ay 1 inch na. Almost 100%. So, napakaliit ng space lang yan para sa 100% mo. Hindi mo na matatarget yan, patayin ang bloodline na ito.
Pag sumunod ka pa rito kasi ng dalawang breed, lalagpas ka ng 100%. So, magkakaroon ka ng bloodline na 102%. Ang kakalabasan nun is abnormality. So, ang pinaka-best way, hanggang dito ka na lang. This is a very minimal lang ho, ang 6.25% sa kanilang strain. This one is good as pure strain. Nabuhay mo yung dugo nung nawawala. Pag napalabas mo yan, at sakaling buhay pa to, buhay pa si father mo, pwede ka ngayon na sinasabing inbreeding pumasok. Yung magkapatid na ang pagpuntuhin mo. Huwag mong ibabalik na sa magulang. Pag binalik mo pa yan sa magulang, magiging abnoy na yan. Nandiyan na lalabas yung pinakamaliit na kala mo bantam, dilaw na ang mata, mapusyaw na ang kulay, hindi na marunong lumaro at nananakbo. Diyan lumalabas yun. Nasobrahan ng gene infusing. So, kailangan, pagdating dyan, magkapatid sa magkapatid ka na. Tatanggalin mo ngayon lahat ng bad traits niyan. Ibig sabihin ng bad traits, papatayin natin. Mauuwi ka ngayon dun sa tinatawag na lack genetic. Kahit malilito yan, maglalabas siya ng malalaking manok. Maglalabas siya ng perfecto. At yun ang hahanapin natin at dun mo sisimulan uli ang genetic pool. So, ganun kasi limuot ang pinupunta ng isang breeder pag nawawala ng materials. So, that is about crossbreeding. Ang crossbreeding ho na tinatawag, yun na talakay natin kanina. No? Tinalakay natin. Sa crossbreeding, dalawa lang ang tendency dyan ng ating mga kapwa breeder, lalot fighter. Magmamatch ka ng dalawa na bloodline, no? Si X cross mo kay Y equals two-way cross. No? So, magiging XY. Eh, magkocross ka pa ng isa ng Z. Ito yung crossbreeding. Ang kakalabasan niyan is a three-way cross. Nakukulangan ka pa rin. Hindi mo pa rin gusto laro. May hinahanap ka pa rin. So, ang gagawin mo ngayon, mag-i-impuse ka ulit. X, Y, Z, cross ng A. Kakalabasan niyan is four-way cross. Nakuha mo yung gusto mo na laro. Angat sarado, good cutting ability, multiple shuffler, may wave at power ka. Gusto mo tong ilak. Na blended mo eh. Ayaw mong mawala to. Yung kulay, everything, gusto mo na yan, mapirmes. Mauwi ka hulun. Mauwi ka rin doon sa jeans locking. Ang purpose ng jeans locking ay ilalak mo ang timpla ng dugo mo at ang physical characteristic nito at yung kanyang ugali na characteristic at gameness para hindi magbago. Ibig sabihin, kapag itong crosses na to ay nailock genes mo, ang lalabas, no, ay own mix strain. At kapag napalabas mo yan, pwede mo na yan pangalanan under your name. Or even na nandito ka pa lang sa crosses na to, pwede mo lang ariin to. But, ang problema, pag hindi ka nakalock genes, sinail mo ito at may nakakuha sa ito, kinross mo, paglabas ng anak niyan ay labo-labo. May talisain, may pula, may puti, may ganon. Kaya breed wisely mga kasama. Kung tayo ay tinatarget din natin ang battle foul crossing at the same time ay sarili nating bloodline na gusto nating panghawakan, isa lang ang sinasabi ko, maging logical kayong mag-isip. Kung kayo ay magkocross at gusto nyong ariin ang linyada at ayaw nyo maging chapsoy ang kakalabasan ninyo, piliin nyo ang mga linyada na hindi hihiwalay sa kanila ang kanilang tinatawag na characteristic look, gameness at everything. Kaya ang pagbibreed ho, hindi ho basta isinalang mo, okay sila, although magagaling ang lumalabas, eh fairness nyo na ho sila sa battle cross ninyo na panglaban. Pero kung kayo ay target nyo on market, make it sure na pure strain. Kapag sinabing pure strain, hindi nagbabago ang lahat ng bagay. Mata, paa, balahibo, katawan at laro. Pati istasyon. Yan po ay isang ideological study ng mga breeder. Huwag nyo hong pasabugin ang sarili nyong linyada na gagawin nang sa ganon
ay walang tinatawag na throwback. Kasi ho, kapag nag-throwback ang isang linyada, ibig sabihin po, bumaba ang kanilang lapot ng dugo o kanilang bloodstream. Kaya lumalabas po yun. Nangingibabaw yung jeans na yun. Ibig sabihin, kailangan nating i-refresh. Wala hong imposible na lumabas ang mga throwback na yan because of genetically characteristic at genetically genes nila mismo. Bumababa ang timpla. May bagay dyan na naiko-cross mo sila na tumataas si linyadang to, bumababa ito. For example, si XYZ na battle cross na iyong linyadang nagawa, nabili sa'yo ay lalaki lang. No? Sabihin natin, male lang ang nabili sa'yo. Sabihin natin, ang kombinasyon ng XYZ, sweater, kelso, yellow-legged hatch. Tapos si Amo na inimpyo sa kanila, ay nakakita ka ng isang linyada na magandang-maganda na halos kahawig nila. Sabihin na natin, binagsakan mo sila ng gal line, gal, na yellow-legged, no? Hatch. O kaya man, naimpyusan mo sila ni White, si Whitey, puti. Sabihin natin, white sweater. Inimpyus mo. Pero, nagibabaw pa rin yung tatlong malakas na jeans ng pula. Kaya most likely, dominant ang pula. Walang lumabas niyan. At naikross mo. Eh, bigla, si male one na nabili sa'yo, ay naikross niya, no? Sa white kelso. Huwag kayo magtaka kung biglang may lumabas dyan na mas dominant ang color na puti. O ibig sabihin, mas madami, halos lahat puti. Kasi, nagkaroon siya ng mixture na 50% plus yung bloodline na ito na 4-way cross na 25, nagkaroon pa siya ng 12.5% na blood mixture, aangat ang dugo niya ng 62.50% na white. Kaya magiging dominant. No? So, huwag tayo magtataka ron kapag nagamitan ng iba. Pero kapag ang minate mo ay same bloodline mix mo na nanggaling sa'yo na si XYZ by A at ganun din yung binigay mong linyala na XYZ by A, ang lalabas ay same pa rin ng characteristic nito. So, yun yung ideological ng breeding. Hindi lahat po ng breeding madali. Madali lang po kung tayo ay fighter. Crossbreed lang tayo, lagi palalabasin lang natin ay battle cross. Ngayon, bakit ba natin kailangan ang todo-todong pagbibreed out? Tayo ay nagbibreed out ng todo-todo dahil sa dalawang kondisyones. May pangarap ka sa industriya at may pangarap kang itatap ang linyada mo sa sariling gawa mo. Ngayon, bakit rin tayo lumalaban? Lumalaban tayo to prove ourselves na yung ating genetically breed ay may ibubuga. Pero gaya po ng sabi natin, sa industriya, kailangan be wise. Hindi mo kailangan sumugal ng kasama ang bahay mo, lumaro ka lang ng tama. Kung may sobra, ilaro. Kung walang sobra, wag. Dahil dyan po, sa industriya natin, maraming lumubog na kababayan natin. Kaya sa akin po, ang pagbibreeding ay passion, ang aking paglalaro ay pastime. So, although na tayo ay stud fighter, lumalaban din tayo ng mga prestigyosong event, pero dinadaan ho natin yan sa sariling sikap ng ating mga alaga. Kung wala ho tayong pang sariling sikap ng ating mga alaga, huwag na nating subukan na ihalo sa pangkabuhayan nating pangsarili. Nang sa ganon, mapangalagaan natin ang dalawang bagay, pamilya at hobby. So, sana po sa mga kasama natin dyan na naguguluhan pa rin sa breeding, maaari po tawagan nyo na lamang ho kami. So, sumasagot naman ho kami sa mga nakasubok na tumawag. Alam nila yan, sinasagot ho namin yan. So, ang pagsagot ko ho ng tawag, alas 5 ng hapon pataas. Huwag naman po sa oras ng trabaho dahil ho, nahati ang oras ko rin sa trabaho. Trabaho sa opisina ko, sa aking negosyo, sa aking farm. Nandito rin po sa kabila lang na kwarto at the same time sa inyo. So, para ho maging full-time po ang ating usapan, balitaktakan, tanggapin ko ang tawag ho ninyo sa hapon hanggang alas 10 ng gabi. Muli po, listahan ninyo kung may mga katanungan kayo. Ito ang aking personal number. 0925-641-541.
4150 and 0918-807-7564. At ang aking office landline ay 436-0941. Para sa mga katanungan nyo po yan, sasagutin po namin yan. At the same time, sa PM po, yung hindi human lang namin masagot, ay pagpasensya nyo na napakarami. Muli po pala, pinapaabot namin ang pagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik po sa amin. Umabot po tayo ng halos 3,000 comments, halos umabot tayo ng 300 shares, umabot tayo ng 290 plus views nung ating last previous seminar online natin. Ito yung part 2 para sagutin ko lang yung mga katanungan na yan. Babalik na rin ko yung camera natin, mag-usap pa ho tayo ng panabagong 30 minutes para nang sa ganun po, lahat ng katanungan nyo, i-read back ko, subukan natin sagutin yan through online. Yung tabi lang po. Okay, balik na rin na natin. So ngayon, sasagutin natin ho yan, yung mga katanungan ninyo. Throwback natin pababa. Okay. Hi, na-late ako. Boy Sabungero. So, magandang gabi. Lakas daw ng ulan sa Dumaguete. Magandang araw sa mga taga Dumaguete. Rapi Capacio, pwede ba save yung first generation hen pag walang makita na perfect male? Pwede rin po. Wala pong problema, sir. Pwedeng i-save yan. You're the best, bossing. Nako, saludo ako sa inyo. Kayo po ang aking boss, mga sir, mga kasama. Hindi po ako. Huwag niyo po akong tawaging boss. At kami po ay isang parte lang po para ho makapag-share sa inyo ng ating mga kaalaman. Okay, conditioning set. Sa susunod na topic natin, tuturo natin ang conditioning method ng JRB. Muli po, pinapangunahan ko na po kayo ngayon. Ang aming conditioning program ay true natural method. Hindi ho kami masyadong bugbog sa gamot. May proseso ho kami when 21 days procedure namin ng conditioning system and pointing. Sa pointing, medyo mabigat ang talakayan. Sa pointing, mas maganda ho niyan, tawag dito, mas maganda po niyan kapag nagpo-pointing ho tayo, actual natin. Kasi medyo may kabigatan talaga ang pointing natin. Ayan ang pinakamahirap sa lahat na ituro ang pointing. So, medyo marami pala talaga. Saludo, salamat Sir John Ray, Ruben Gabara, Marlon Sabado. So, pointing, sunod nating tatopic yan. Jonel Osamapula, magandang gabi. 11-11, sir, pwede po sa video dito so, kasi sa kwait. Pwede po, hindi natin buburahin ang mga video sa page na natin. Pabati from Bulacan, madami pong nadagdag sa kaalaman ko, sir. Salamat po. Vince Lacson, England. Bestie Gadig Gore, salamat po. Watching from Doha, Qatar, salamat. Darwin Codere, salamat po. Marlon Sabado, salamat din sa iyo, sir. Pat, sir, paano ulit ang mag-lock jeans? Sir, rewind lang ho natin. Nakasave ho to sa World Cup. Panoorin po natin. So, inulit ho natin para mas lalo nating maintindihan. Thank you for sharing. Mabuhay po kayo. Naku, wala pong problema. Kayo po ang mabuhay. Sir John Angelo. Ronald Bande from Quezon. Thank you for watching. Edison Cayas Olfato. Good evening, Idol. Daming natutunan. Salamat po, sir. Bobby Napone, watching from Dubai. Diba pwede save na lang pala ulit? Ulit, 2 times nating tingnan namin. Pwede po, sir. Wala pong problema, hindi natin buburahin sa 8 ito gaya ng sabi natin kanina. Stout carbs. Boss, sana next topic, proper vaccination. Wala pong problema, sir, tatopic ho natin yan. Late din ako, sir, walang problema po. Pwede ho natin panoorin uli. Ano uli yung number, sir? Okay, number ko uli, sir, 0925-641-4150. And then 0918-807-7564 at ang office ko ho, sir, ay 436-0941. Okay? Jamon, ano uli yung number, sir? Sinagot ko na po. Salamat, sir. Very thank you, Sir JRB, sa live. Mabuhay ka, Idol. Love you. Mahal ko ho kayo, mga kasama. At yan po ay para sa inyo yung gagawin natin lagi yan. TY, sir. Thanks, sir. Thank you po. Puro salamat. Salamat po sa inyo uli. And then, salamat po, Sir Mabato Backyard. And then, okay, tingnan natin yung last comment meron. Sir, salamat sa dagdag kaalaman. Wala pong problema. Maraming salamat, bossing. Okay, pagkakataon na po natin, no? Watching from Vancouver. Salamat po. Salamat from Kalawan, Laguna. Okay, watching here at Japan. Nako, hanggang Japan nakakarating. Thank you, Sir Chris Miranda Singkol. Thank you again, sir. Salamat po. Okay,
mga kasama sa mga nanonood ho nating viewers, pagkakataon nyo na po. Tanungin nyo po sa akin ang gusto nyo pong malaman sa ngayon. Sasagutin ho natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon po, inuulit ko po sa ating mga manonood, ako po ay hindi nagdudunong-dunungan. Hindi rin ho sinasabi namin na sundin nyo po ang aming proseso. Hindi rin ho naming pinagdidikdikan na kami po ay tama. Kami po ay umaamin sa pagkakamali kung meron man. Ang sinasabi ko po lagi, kung sa palagay po ninyo, mapupulutan nyo ng aral, itabi ho ninyo. Kung hindi, itapon po ninyo. Hindi ho namin sinasabing lagi kami ay tama. Ang sa amin ay makatulong. Kung tama man kami, sa palagay ninyo ay nakakatulong kami, tangkilikin po ninyo. Kung hindi, it's just one button away, i-block nyo po kami. Ganun lang po yan. At hindi ho namin dinidikdik po ang sarili namin sa lahat ng bagay. Ginagawa ho namin ito para sa ating mga kasama at makatulong po tayo. Ethan Hunt, boss, ano po yung seed foul at pwedeng i-cross sa white hatch? Thanks, boss. Sir Ethan Hunt, ang seed foul at ang tinatawag na lock genes na outcome ay iisa. Kaya po siya tinawag na seed foul. In the word seed, katas ng sariling dugo. So, ibig sabihin, pinapuro mo sila at yun ang lumabas na puro. So, Sir Ethan Hunt, sinagot kita. That is the hidden word, the seed foul. The seed foul is came from the luck genes or luck genetic ng prestigious bloodline mo na napili. So, sana po, sir, nasagot kita dyan, Sir Ethan Hunt, no? Kung ayaw maniwala, hindi naman pinipilit. Nako, sir. Ako ho, naka-encounter ho sa last videos natin, no? Na, gaya nga nasabi ko, I have no time para makipagtalo. Kung sa palagay ninyo may mali ako sa sinabi, ang sa akin naman kasi ay kaya kong panindigan ang sinabi ko, hindi ho ako makikipagtalo sa inyo. That is only just one button away, block nyo ho kami. Kasi ang binibigkas ho ng aking bibig sa harapan po ninyo, daan po kayong nanonood sa akin, ay based on my experience at based on my sariling studies. Meron ho tayong mga hinahire ng mga professional para ho dyan sa mga bagay na yan. At yan ay sinusubukan namin bago namin nilalabas sa inyo. Hindi ko ilalabas ang bagay na to kung hindi namin na-experience ng actual. May mga tanong po sila. Sir, salamat sa kalaman. Mabuhay po kayo. Boss, yung brother-sister meeting sa luck genes, pwedeng ilaban? Okay, maraming nagtatanong yan. Sir, ano ba sa kanila ng perfect luck genes eh? Ang problema, perfecto sila. Magaling, mahusay, ganito. Gaya nga ng sabi ko, sir, pag lumabas ang seed foul na sinasabi o ang luck genes na sinasabi, ibig sabihin na perfect nyo yung gusto ninyo. Naalis ang bad traits, naalis ang ayaw mo, lumabas ang isang super o yung inyo talagang sinasabing prestigious na timplada. Bakit naman hindi pwedeng ilaban? Yan nga ang purpose natin eh. Pabagsikin ang linyada natin, palabasin natin kung anong gusto natin na hinahanap natin. So, anong problema po kung ilalaban natin? Nangangamba ho ba kayo na ito ay mananakbo? Gaya po ng sabi natin. Kaya ho, tumatakbo ang ating mga panabong na manok na dahil po nasosobrahan sa inbreed. Nakita nyo yung graph ko kanina ng tinatawag na backcrossing. Huminto ako sa suggestion ko na i-backcross mo sa magulang, no? Kagaya nung unang anak binalik sa tatay, nanganak uli. So yung anak sa anak niya binalik uli sa lolo, nanganak uli. Yung anak ng apo sa tuhod niya binalik sa lolo, pinakalololohan, lumabas ang effort. Huminto na ako ron. Kasi sa ruler ako nagbabase. Sa ruler, gaya nga nasabi ko, umpisa natin sa 116, 18, 1/4, 3/8, no? 3/8, 1/2. Pang 1/2 is 7/8. 7/8, 5/16. 5/16 kasunod is 1. So, kaya ako humihinto ron. Pag naobsobrahan ka sa inbreed, ang kalalabasan nga ho ay buknoy. Sa bloodline ng genetic, ang rules dyan, pag nag 5/16, no? Over 1/16 ka na, ay alam ang hatiin mo yung 1/16 sa 1/32. So, walang ganun sa metro. Sa genetic naman, lalagpas ka na.
magiging almost nasa 100% plus ka na. Sa ruler kasi yun, 1 na eh, ang kasunod ng 560. Sa manok naman, pag kinross out mo pa sila, ang lalabas sa'yo ay nasa 103%, 103.25% pureness ng bloodline. Sumobra ka na sa 100%. Isa lang ang ibig sabihin nun, may pagka-abnoy na ang lalabas sa'yo. It's either sa ugali lalabas o lalabas yan sa kanilang tinatawag na physical characteristic o yung tinatawag nating hobby characteristic, magkakaroon niya ng takbo, magkakaroon niya ng suot ng suot. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag nagbabacrossing breeding kayo at gusto niyo makuha lang yung pureness ng isang linyada, huminto kayo sa F4. Huwag niyo nang ipilit yung F5, F6 kasi nga magkakaroon ng abnormality. So sir, sana nasagot kita sa bagay na tanong mong yan. So, balik ho tayo dyan, sir. Sir John Paulo Austero, babalik ko ang tanong uli sa'yo. Nakapag-lock jeans ka na and perfection ang gusto mo, babalik ko ang tanong. Pwedeng ilaban? Hindi. Siyempre, pwede. Dahil pinalabas mo nga ang gusto mo. So, huwag niyong katakutan ho yan. Pwede ho yan, huwag lang masosobrahan. Sir, ano po ang negativity pag nag-match ka ng dark-legged fowl sa light-legged fowl? Hindi mo mape-perfection, sir, ang physical characteristic. Kahit ilak mo yan. Nakalak ka nga sa physical characteristic ng color niya, ng mata niya, ng body structure niya, but the legs itself, hindi mo siya mape-perfect. Na ang lalabas ay yellow leg lahat. Malamang dyan, batik-batik, dirty, ganun. Kaya ang sabi nga natin, kung ikaw ay bumubuo ng linyada mong imperfections, never cross the dark leg into light-legged, no? Yung light-legged kasi, dominant yan. Ibig sabihin, mas mataas ang kalidad niyan, pero sa pagdating sa kulay yan sa ran, ang paa, mas dominant ang light-legged, pero magkakaroon ng mancha. So, kahit ikaw man ang bibili, alam mo kaagad kung anong nakakross sa kanya. This fowl has a hatch crosses. But kung bibigyan mo siya ng yellow-legged hatch, mapag-iisip mo siya ng malalim. Ano kaya ang timpla neto? Hindi niya malalaman basta-basta kung itong bloodline na to ay may downline ng hatches. No? So that is yung negativity lang. Negativity is physical appearance. Pero kung pang sariling gamit mo, sir, never do a lock jeans kapag nag-cross ka ng dalawang magkaibang paa, kulay ng paa. Always, palabasin mo lang ay battle cross. Dahil may hirapan kang i-maintain na yan at may hirapan kang i-proof sa buyer mo na this bloodline na ginawa mo ay pure strain. Kasi maglalabas ng iba-iba, hahaba ang usapan nyo. Although, alam nating lahat na so, no such a pure bloodline. May nagsasabi, in philosophy, jungle fowl daw. But the jungle fowl is came from the bird family. So, kapag galing ka sa bird family, before na na-develop ka, na-mutate ka as a jungle fowl, of course, meron kang pinanggalingan genes genetic. But suddenly, hindi na natin alam yon. Kaya yon ang tinuturing natin na isa sa pure bloodlines ang jungle fowl. Ang Black Sumatra, same din. At ganun din yung tinatawag ng mga Roman White Hackle Hatch. Kaya yung mga nanonood ng television dyan, bago sumabak sa gera ang mga Romanyo noon, pansinin nyo sa mga palabas, sa mga history, at sa kanilang mga history legend, sila ay may manok na noong panahon pa. That is mga White Hackle. Kaya, father of all bloodlines, ang mga White Hackle natin na mga manok. Mga very powerful yan. So, sana nasagot ko po kayo ng tama sa paliwanag na yan. Pag-araw ng laban. Sir, pag-araw ng laban, of course, ang ginagawa natin dyan is pointing feeds. Ako, sir, 3 days before the fight, hindi ho ako naglilimit sa pagkain ng manok. Although, ang ginagawa ko sa carbo loading ay unti-unti ko silang inaangatan ng carbo content, no? So, from dati nilang feeds na tinutoka, papalitan natin dahan-dahan yon. So, babawasan natin yon gradually at pinapalitan natin ng carbo loading feeds. So, yung mga carbo loading feeds, sa mga susunod na episode kung paano kami nagpe-prepare. Pero isa lang ang sinasabi ko sa lahat, na sa pointing pa namin, pointing period, day of fight, madaling araw po, nagpe-prepare na ho kami ng pointing feeds na kaning lamig at ang aming condensed glucose mixture. So, meron ako sa wall na demo ho niyan kung paano tinitimpla. Ngayon, sisikapin ko ho yan, sir, na subukan ko mag-prepare dito sa Quezon City, no? Sa office ko ulit,
ng aking mga panglaban. Kahit top fight lang or locally na laban lang, para lang ho masubaybayan natin, ma-demo ko o ma-record ko at magawang ko ng file ang tinatawag na sa simula't simula na ang manok wala sa point at nasa point. So, bibigyan ko lang kayo ng tip paano mo malalaman ang on point na manok. Unang-una, sa droppings. This is a legendary na. Sa droppings, kailangan monitor mo sila kung wet sila or dry. So, alam nyo naman siguro sa droppings ang wet or dry. Alam nyo naman kung paano binabato sa pader and dumi para tingnan kung tama ang moisture. Ang mga manok na on peak, yan ay makikita nyo ho yan. Number one, sa mata. Sa mata po, kapag ang mata ng isang manok ay napakalaki ng kulay na itim, no, yung pagkabilog ng itim, bilog na malaking-malaki, expand na expand, at dilat na dilat, at kumikintab yan, nagsya-shiny, that is ang manok na very sharp and point. Kapag ang kulay nila ay pulang-pula, mga muka, paa, that is on point. Ang balahibo nila ay naglalangis. Yung pagtining na mo, parang naglalangis ang kulay na nakintab, walang tikwas, flat na flat, kumbaga planchadong planchado, manok na on point yan. At isa pa, pag hinawakan mo ang paa ng manok at laoras ng laban, kailangan ito ay malamig, hindi mainit. Ang paang malamig na manok ay ibig sabihin relax and at ease, on point po yan. Yan ang palatandaan na ang manok mong panglaban ay nasa tamang point. So kaya mahirap po yan explica. At yung tinatawag nating weight reduce sa oras ng laban, kailangan babaybayin din natin yan. At mahabang topic po yan. So, limitado lang ho sa isang araw natin lagi yung isang oras. Every Friday ho tayo, sikapin natin maka-online pag wala ho tayong ginagawa o hindi tayo busy. Pag busy ho tayo, pagpa-next week natin. Kasi ho, kung ako ang tinatanong ho ninyo, may nagtanong sa akin dyan na hindi ko ho nasagot. Medyo busy ako kanina. Kung ilang gramo ang binabawas ko kung cup event na ang give and take, no, ay 40 grams, baka humalula ka ho sa binabawas namin. Ako po ay nagbabawas ng 80 grams kapag ang give and take is 40. No? Tina-times to ko. Pag naman ho, 35 grams give and take, ang pinaka-minimum na bawas ko ay 70 grams. Pero kapag ho, ang labanan namin, talagang yung sinasabi nating diskartihan lamangan. Ang ginagawa ko ho dyan, umaangat pa ako minsan ng 100 grams. Pero, gaya po ng sabi natin, pagalingan sa pointing at patikasan. Kailangan kabisado nyo siya kung paano nyo siya i-on point at paano siya mag-reduce ng weight. Baka pag hindi ho kayo kabisado, sumablay kayo mag-bad weight at change cup pa kayo. Pero bibigyan ko na ho kayo ng tip. Ang inyong lingkod, medyo tuso. Dahil ako, mahilig sa istagan. Sa istagan po, 35 grams ang give and take. Ang gusto ko po, hindi piga ang aking mga alaga. No? I mean, na hindi sila piga. Yung hindi sila talaga nire-reduce. Kasi mga bata pa yan. Binibigay ko yung physical strength nila. Ang diskarte ko ho dyan, pagdating sa bawasan, no? Kung anong actual weight nila, yun ang pinapasa ko. Hindi ako nagbabawas pag-stag. Ngayon, kung hindi ko sila mababata para ho pumasok sa kanilang give-in weight na program, no? Talagang sabi ko nga, I'm sorry, hindi ako nagbabawas ng actual weight nila. Ibig sabihin, yung binabasehan ko na hindi ako nagbabawas ng actual weight nila, gusto ko yung weight na yan, pag sinubmit ko yan, yan pa din ang timbang nila. Dalawa yan. Dalawang diskarte po ang tinuturo ko. Ang unang diskarte, nag-o-over kami ng reduce. No? Kung 35 grams, ginagawa namin 70 grams, pero hindi namin hinahabol. Ang dibaling ma-bad weight ho kami ng 15 to 20 grams, I'm willing to pay. Huwag lang mapiga ho ang stag. Dahil ang stag pag nabiga natin, dahil hindi sila sanay sa ganong labanan pa, yung extreme na condition na ganon, ay mawawala sa wisyo. Hayaan natin ang natural ng stag. Kaya isang diskarte po yan. Di bali ho kayong ma-bad weight, sigurado naman makakalamang kayo sa lahat ng bagay. Kaya ho ang stag, huwag nyo hong pupwersahin kung talagang gusto nyo ilabas ang kanilang laro. Para sa amin po yan. Gaya na sinasabi ko, hindi po
namin pinipilit sa inyo to, pero nagbibigay lang ako ng tip sa inyo. Na di bali kung ma-bad weight, wag lang pikain ang stag ko. Di baling magbayad na ako, kaya mong bawiin 'yan at makalamang ka. So 'yan ang isang aral na i-share ko sa inyo. From MB Mar Anton Merx, Swiveling Indian Ocean. Wow, nasa dagat si Sir. Salamat po sa panonood, Sir Kramis Sednarif. Ton De Leon, Sir, okay lang po ba i-cross ang Boston at Yucalse Gray? Okay lang po, Sir. Depende nga po sa inyo yan. Kung battle cross pa, walang imposible, Sir. Pwedeng-pwede. Sir, saan bloodline po galing ang mga bullet? Sir, ang mga bullet po, simulang nagmanok ho ako, no? Isa lang ang sasabihin ko, Sir. Nanggaling ho sila sa bloodline na doon. Hindi ko alam kung anong mixture nila. Pero isa lang ang nasubukan ko, Sir. Ang talisay ko, kinross ko sa puti, naglabas ako ng bulik na puti. Ang pula ko, kinross ko sa puti, naglabas akong bulik na pula. Ang itim ko, kinross ko sa puti, naglabas rin ako ng bulik na dirty dome. Ewan ko, nagbe-blending ho siya. Pero pinakalinyada ng bulik, hindi ho natin alam kung saan ang mixture niyan. The only way I can say sa inyo, ang pagkakaalam ko, ay binlended siya ng isang na talagang naalagaan yan. At ang number one na talagang sinasaluduhan ko pagdating sa mga dome line ay walang iba kundi si Sir Mayor Lagbas. So, siya ang kauna-unahan dito na alam ko siya rin ang pinagpunot dulo lahat ng dome sa Pilipinas. Galing kay Mayor Lagbas. Maraming salamat din sa iyo, Boss Ethan Han. Sir, pwede bang makapagpalabas ng sarili? So, hindi ko alam kung anong bloodline. Yan nga po sinasabi ko, Sir, sa inyo. Paano nyo i-analyze ang isang bagay na tinitimpla ninyo kung hindi nyo alam ang mixture? Walang pinag-iwan po sa gamot yan, Sir. Gagawa ka ng gamot na pangsakit sa ulo. Alam naman natin na may mixture niya ng paracetamol, no? So, kailangan natin ibang ingredients. Paano ko nasobrahan? Hindi natin alam ang blended. Kumbaga, maaari natin gamitin yan. Pwede mong ilock din sa mga kapatid niya yan. But suddenly, tatawagin mo sariling pangalan. Paano kung nawala o nasira ang iyong genetic pool? Paano mo susundan ang linyadang yan? Yan lang, Sir, ang ibabalik kong tanong. Walang imposible nga, sabi ko. Lahat pwede. But suddenly, ang tanong dyan, kung nawala ang track mo sa genetic pool mo, paano mo siya ibabalik? Paano mo siya titimplahin uli? So, in the long run, mawawala ang pinaghirapan mo, Sir. Yun lang ang punto ko. Lahat pwede, but in return, doon ka mag-iisip, mawawala rin sa iyo yan, Sir. Kaya the best thing to do, kung gagawa ka ng mixture mo, alam mo kung anong timpla niyan. Parang kape yan, eh. Pag iba nagtimpla, hindi masarap. Pero pag ikaw nagtimpla, huli mo sa panlasa mo. Sana, Sir Christian Adorna, nasagot kita dyan. Boss Ethan Hunt, walang anuman po, salamat din sa iyo. Watching from Miami, Florida, Nino Gallardo, Manong Albert. Tuloy lang, Sir, maganda programa mo. Salamat po, Sir Manong Albert. Geoffrey Caton Frias. Sir, may broodcock ako, kaso namatay na. Paano ko makakakuha uli ng tulad ng original kong broodcock para ma-maintain ko ang linyada? Yan ang pinakamahirap, Sir, sa lahat. Namatay agad ang iyong materials na hindi ka nakagawa ng genetic pool. Yan yung isang advantage. Kagaya nung tanong rin ng isa, eh. Paano mo makukuha uli yan kung wala ka na family tree? Kasi kung ikaw ay nakagawa ka agad ng iyong genetic pool at namatayan ka ng isa, ang dami mo pwedeng ikutan para i-maintain ang bloodline na yan. So yan ang disadvantage, Sir. Magbaback to zero ka uli. Hahanap ka ng panibago mong brood cap. O maghahanap ka ng same bloodline but different trees, i-infuse mo ron. Titingnan mo ulit. Try to observe kung yan ay mag-nick, kung mag-click. Kung hindi mag-nick and click, palit uli. So yan yung pinagkaiba ng alam mo ang timplada mo. Alam mo saan ang galing. Mabilis mong timplahin uli. So sana nakakuha na naman kayo ng panibagong tip at idea doon sa bagay na yon. So, Geoffrey Caton Frias, sana nasagot kita dyan. Wes Wayne Antolihaw Arribal, Sid Fowler, pwede na iparis yung magkapatid? Pwede po. Ryan De La Cruz, Sir, pwede po ba ang anak ibalik sa nanay o tatay para makapuro? Kung, Sir, ang habol mo lang ay bumalik sa puro, dalawang klase pwede mong gawin. Pwede ka mag-backcrossing o pwede mong ibalik sa magulang.
Pero kung balak mo, intense mo ay mag-lock jeans. Sabi ko nga, never go back sa magulang na hindi nakalock jeans. Kung nakalock jeans yan, walang problema. So, kung gusto mo lang siyang ibalik as para magpapuro ka lang uli, wala naman problema. That is inbreed. Dadaan ka pa rin sa inbreeding procedure. That is genetically pwede yan kung magpapapuro ka lang. So, walang problema dyan, sir. Pero kung idadaan mo sa proper procedure, medyo mahaba po. We plan to visit. Sir, ang Kenny Reyes Elnar, ang farm ko location kay Victoria Laguna, Barangay San Benito, katabi po ng San Benito Elementary School, yung big red gate to. Doon ho kayo kakatok at i-inquire. Doon din ho kasi ang parking natin. We have 3 big gates ho kasi bago dumating ang eskwelahan, yung pangalawang red gate at yung pangatlo. So doon ho sa red gate. Sir, may nagsabi pag magkapatid daw, takbuhin, totoo ba yun? Yun nga po, sir. Kapag binirid mo ang magkapatid at hindi mo nahuli yung tinatawag na nag-lock jeans, lahat po ng depekto nga ho nung iba. Kaya ho, sabi ko kanina, kung dito mo nakuha at dito nag-react, kaldares. Kasi lahat ng basura nandun. Ang hinahanap po natin, yung ginto sa gitna ng basura, yun ang itatago natin. Dahil doon tayo magsisimula uli. So, nasagot kita, sir, dyan. Prangkahan po yun, wala pong biro. Kailan po liyang live ko? Sir, every Friday po, abangan nyo ang live ho namin. Salamat po, Sir JRB, Ronaldo Wenceslao Jr. Naintindihan ko na po na may matututunan na naman ako sa inyo. Nakasalamat po. Mario Mendoza, kapag sir nakapag-lock jeans na po ako, sila din po ba palalahiin ko panlaban? Yes po, opo, pwede po. Bakit hindi? O, gusto nyo mag-welcome kayo ng pancross, pwede rin. Kaya ho tayo nag-genetic fool because pinipreserve natin yung linyadang yan. Prestigious line yan eh. So, pwede mong ilaban yan eh. Pwede mong pasukan din siya. Kumuha ka ng isa, i-cross mo sa iba. Pwede. So, kaya tayo gumagawa lang ho niyan. Gaya po ng sinasabi ko, kung itong bola na to ay nabungi, pwede mong buuhin uli. At pwedeng meron kang isang solido na bagay na nasa kamay mo lagi. Okay? Pag inbreed po ba, hindi pwede ilaban? Pwede po. Bakit hindi? Gaya ng sabi ko nga, kikilatisin nyo. Kasi yo, pag inbreed niya, naglalabasan po ang basura. Ang hinahanap po natin sa inbreed ay yung ginto sa gitna ng basura. Yan po yung lock jeans. Ganyan mo kahirap yan. Hihimay-himayin mo. Lahat ng basurang lumalabas na yon, yun yung tinatawag na bad traits. Tinatapo natin yon. Ang kukunin natin is yung good gold traits. Yun ho ang iipunin natin. Okay? Yun ang konsepto ng lock jeans. Tapo ng bad traits, kolektahin lahat ng good traits. Okay? Sir, sa F1, F2, F3, gaya ng sabi ko nga sa inyo, sir, may lalabas na abnoy. So, kukolektahin nyo po yon. Sa buong series ng F1, meron talagang mananalaytay ho dyan. Kaya ho, sabi ko nga sa inyo, sir, huwag ho kayong matakot. Kilatisin nyo. Kapag nakita nyo na kagad, sa physical pa lang, malalaman nyo na may problema. Huwag nyo na pagtagalin. So, maliit pa lang, para hindi kayong waste of time, papatayin ninyo. Ang purpose ho ng backbreeding, yung backcrossing, ay ibalik nyo ho yung tinatawag na traits ng magulang, yung nawawala. Kaya nga ho, ihihimayin ninyo. Kahit backbreeding kayo, ay ihihimayin nyo yan. No? Almost sa ina. Kung ano to, almost sa ina. Kung lalaki, ilabas kung babae, magmamana sa ina. Okay. Marcos Kabatbat Jr. Sa unang video ko, sir, meron ho dyan paliwanag ng genotype at phenotype, no? Most physical characteristic ay nakukuha ho sa lalaki. Dominant po. Sabihin na natin na 80-20% dominant ang lalaki. Sa genetic naman, ng genotype, ayon sa babae, yan yung gameness, speed, cutting, dyan nakukuha po, no? Dyan yung sa pag-uugali po niyan. Yung bilis na kukuha dyan, yung tricks na kukuha dyan sa babae. 80-20 rin, dominant po sa genotype, ang characteristic ng mga lalaki. May paniniwala po yung iba, no, na ang tricks ng lalaki namamana ng babae, ang tricks ng babae namamana ng lalaki. May sasample ho ako, yung aking pinahiram, no, o binigay na linyada doon sa aking kasama. Ang inahin po nila na ginamit ay Marte na itim. Ang ginamit to galing sa linyada ko ay blues. Alam nyo ho ba
lahat ng lumabas na anak kay babae kay lalaki ay blue line. Dominant ang kulay ng phenotype. Isang halimbawa po yun, hindi ko na pangalanan po. Pero kung siya ay magko-comment, walang problema. Isa pa, yung golden boy ko na lalaki, pinalahian niya ho sa dark red golden boy na babae. Ang golden boy ko ho ay parang talisay na dilaw. Ang itsura ng kanyang pulok o yung kanyang pumpkin, na pumpkin ang itsura. Awa ng Diyos, lahat ng anak ay pumpkin type. So, paano niyo i-describe? Sa akin ho, through my experience na tutukoy. Dominant phenotype genes came from the male. And then, genotype is dominant came from the hen. So, sana ho, huwag kayong maligaw dyan. Sir, for breeding, tatakil natin yan kung ano yung mga criteria ng selection for breeding. Para dun sa standard breeding lang. Meron tayo dyan, sir, backtrack nyo lang dyan sa ating mga itanong mo kay JRB. Sir, using creatine, what it is, what it does if we apply to our game fowl from Ras Al Khair KSI. Sir, conditioning method na po yan. So, yung creatine na yan, no, yung mga L-creatine, yung mga fiber intake, turo ho natin kung anong advantage niyan. Kung paano at paano yan ginagamit, no. Sa pre-con stage ko ginagamit yan. So, topic natin yan, sir, sa next videos natin sa conditioning program. Wag na muna dito, sir, at medyo sa breeding tayo tututok muna. Jeans at gumawa ng sariling strain, gamit lamang ang dalawang manok. Babae, lalaki, at panatili ito. Pwede po, sir. Bakit hindi? Gaya ng sabi ko nga, sir, no limitation. Two-way. Pure strain, two-way strain, three-way strain, four-way strain, pwede mong ilock yan. Okay? Paborito kong broodcock na crop. Salamat, sir. Good evening. Thank you. God bless. Salamat din. Okay. So, sana ho na-address ko lahat ng mga katanungan natin at yung mga nagkukuro-kuro kung paano po gagawin natin doon sa mga bagay-bagay. Pinaliwanag lang ho natin yung hindi natin ay paliwanag nung last nating seminar na online seminar regarding breeding. Hopefully, may nagpahabol. Sir, bakit yung white kelso ko na hen na mate ko sa sweater lumabas lahat puti? Okay. Yan naman, sir. May ganyang sistema, no? Yung white kelso niya raw na inahin, minate niya sa sweater, lumabas lahat puti. Ayan. Sir, Breswella, this is the rules of breeding na sasabihin ko sa inyo, sir. Ibig sabihin, mababa ang domination ng lalaki mong brood cap. So, kung ang hinahabol mo sa domain ng lalaki mong brood cap is yung kanyang characteristic, kanyang power, kanyang smartness, ay sinasabi ko ho, sir, mababa ang kanyang lakas bumato ng genetic. Ibig sabihin po, kahit class A nga po yung sinasabi kong materialis, yan po yung sinasabi ko sa inyo na A and B, pag hindi nag-match, hindi yumakap, hindi ho magbiblend ng tama. So, sabi ko nga ho sa inyo, sir, phenotype, dapat dominant sa lalaki. Kailangan yung traits ng winning line ng lalaki, maipasa niya sa hen. So, kung hindi siya dominant, dominant ang babae mo, yung family tree ng babae mo, itrack mo ang record. Kung yan ay... Kaya, pero ang sinasabi ko sa inyo, sir, masanapin mo, dominant ang lalaki mong brood cap para na ibibigay niya o na ipapasa niya ng tama yung kanyang phenotype genes o yung pagiging characterize niya, may pasa doon, pati yung kanyang status, no? May pasa niya ron. So, ibig sabihin, mababa ang dominancy ng lalaki mong brood cap. Kung maaaring matanda na siguro genetic niya or maaari naman, sir, talagang mababa ang dominations niya. Sa farm namin, sir, kapag ganon, tinatanggal ho namin yon pag hindi ho nagbiblend. Don't be offended, sir, pero sa amin kasi ho, by rules ho kami. So, pinapaliwanag ko lang ho, mababa ang dominancy ng lalaki ninyo, mataas yung sa babae. So, tingnan niyo po kung bakit hindi sila nagbiblend. It's either ang white hatch, white kelso nyo ay may infuse na sweater na nakalak. So, kaya man, yung white kelso nyo ay much dominant bloodline kaysa ho dun sa pula ninyo. So, ibig sabihin, mababa ang dominansi ng kabila. So, kung ako naman, sir, ang tatanungin nyo, ang sinasuggest ko, tingnan nyo kung saan magiging dominant yung lalaking yung brood cap. Dun nyo siya i-blend. Kasi ngayon, sa napapansin ko, kung white kelso lahat ang lumabas at karamihan, at hindi siya naglabas
Okay lang sana kung maglabas siya ng puti eh, na babae, na anak, no? Kung sa 10 naglabas ng 4, okay lang. Kung naglabas ng 5, walang problema yon. That is genetically nag 50-50. Pero kung genetically talagang puti lahat, ay walang dominancy ang inyong brood ka. So, in rules sa farm ko, pag ganon, change brood ka agad yon. So, ganun lang po yun. Ibig sabihin, mababa ang dominancy niya. Hindi ko kayang ipasa yung tricks ng lalaki na i-blend ron. So, nag-dominant yung babae. So, hindi magdo-dominant o hindi magkakaroon ng good mixture. So, Sir Dresuela, umbagito sa sagot kita dyan. Based on our standard. Okay? Sir, paano po mapatatili lang uniformity ng color ng manok? True luck jeans, sir. Mapapanatili mo yan, Chris Aban. Pole or box, sir, ano po ang thought nyo tungkol sa straight comb over peacomb? Sir, sa akin kasi, ako, to be honest, straight comb lover ako. But kung tatanungin mo ko, i-blend ko ang peacomb over straight comb, mas dominant kasi ang straight comb. Mas mataas ang genetically ng straight comb na kaysa sa peacomb. Yan ang rules. But sabi ko nga, sir, in terms na nagko-cross-matching ka, ang comb ho, hindi ho masyadong malaking issue. Kung mag-straight comb o peacomb, hindi ho issue yan. That is part ng comb ng manok. So, sa akin lang, sir, ang sasagot ko dyan, kung anong thoughts ko, mas dominant ang peacomb kaysa sa, ang straight comb kaysa sa peacomb. Kung halimbawa, sweater straight comb, o lemon straight comb, o peacomb lemon, dominant sa akin ang straight comb. Most likely, ang anak niya mag-straight comb. Pero, although kung same bloodline, walang problema po yan. Jerome Coral Katina, pure velcro na babae, sir, maganda ba i-cross sa Dan Gray na triport? Okay naman, sir, wala pong problema. Sabi ko nga sa inyo, sir, kapag nagko-cross kayo, logically, i-analyze nyo. Yung laro, everything, sa kayong kanyang characteristic, so pag-isipan nyo maigi. Kasi baka parehas naman silang hatch line, eh masyadong dominancy ang hatch line. Baka mawalan sila ng vertical, magkulang ang laro nila. Iba pa rin yung blended na maganda. So, try to search, sir, kung anong laro ng velcro. Try to search kung anong laro ng Dan Gray. Then, tingnan mo kung anong traits doon sa characteristic ang gusto mong ipasa yun ang gamitin mo lalaki. Kung saan yung gameness na gusto mo, doon mo ibigay sa babae. Okay? So, ganun lang yun, sir. Yun nga, sir, Jaymon. Gaya ng sabi ko nga kanina, sir, kailangan backbreeding ka, pero kung wala ng paraan, sir, na mapalabas mo yon, buti sana kung nakapag pure strain ka, pwedeng sa kapatid. Pero kung 50-50 yan, sir, ang mamimaintain nyo na lang is 50 bloodline ng mga dugo ng nanay. Wala ka na kasing maibabackross sa kanila kung patay na ang nanay na yan. Okay? Demo ng paggawa ng probiotic. Siguro, sir, sabay ko na lang by next week sa ating conditioning program, no? Kung makakapag-live tayo, sir. Roselia, game foul. So, ang pabayanan nyo po yung demo natin yan. De-demo tayo ulit. Hayaan natin kung sino yung mga nagre-report nyan. Dito, ilalive natin ulit ang paggawa nyan. Namamana ba ang mga crocto? Sir, ang crocto, maling paniniwala po, hindi po namamana ang crocto. Ang crocto is deficiency because of incubation. Incubation po, nagkukulang sa moisture yan. Hindi ka agad nakakalabas sa shell, kaya kapag nahanginan agad, natigas, no? So, hindi na umuunat ang crocto. Hindi po yan kinalaman sa genes. Brassback. Brassback is part ng mga yellow-legged hatches crosses yan. Usually, magaganda sila. Para sa akin, kung yellow-legged naman yan, usually, kinocross ko ang mga brassback before nung humawak ako sa mga John Bishop Kelso. Sir, pag kinocross mo yung green legs to yellow legs, maganda ba? Sir, yan nga po yung sinasabi ko. Number one rules ko sa farm, I'm never cross a dark-legged to a light-legged fowl kasi nagiging batik-batik. Hindi maganda tingnan para sa akin. Magandang buhay, Boss Javi. Salamat, bro. Abraham La Union. Sa ilang beses pwede mag-bro and sister mating pag lock genes na? Wala na ho, sir. Awat yan. Kahit kaninong kamag-anak nyo ibigay yan, pwede po yan. Lock genetic na po yan. Hindi na magbabago ng karakteristik yan. Okay. So, wala na hong katanungan. Mga magandang gabi po sa lahat. At muli po, salamat sa ating isang oras na pagsasama-sama rito ulit sa ating live segment ng Itanong Mo kay Jay. So, next week ho, pilitin natin makapag-live ng Friday ulit at 7 PM. Pag-isipan lang natin na maganda kung anong itatopic ho natin dito sa araw ng Biyernes na uli na yon. Para naman ho na sa ganon ay very fruitful po ang pagsasama natin ng isang oras kada gabi ng Biyernes.
So, kung may mga suggestion po kayo, kindly comment on my wall. So, para mapag-aralan namin kung anong itatopic natin. Ako'y natutuwa ho at lubos-lubos na nagpapasalamat po sa tiwalang pinakita niyo ho sa amin. Hopefully, lahat ng binitawan sana ng aking bibig ay nakatulong po sa inyo ng maayos o nakapulutan man lang ng kahit anong idea. Gaya po ng sinasabi namin, always, hindi namin sinasaksak sa isip ng bawat na isa na kami ay tama. Lahat ng binibitawan ko salita ay pinipilit na tama. Hindi ko po sinabi yan. Kung sa akin ho, sinishare ko lang ho kung ano ang pwede kong ishare sa inyo. Gaya po na sinasabi ko sa iba, hindi ho kami magaling, hindi kami nagmamarunong. Ang sa amin po, ang sinasabi lang ay base sa rules ng aking industry. So sana po nakatulong ho kami muli sa inyo. Nagpapasalamat po kami, ang buong team ng JRB Game Farm. E muli po, ito si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Hanggang sa muli po, hanggang sa susunod na Biyernes, magsama-sama tayo. Magandang gabi po.